babaeng yun, paano ko ba sasabihin? Isa siyang babae na parang puting lili. Napakalinis niya. May mahabang buhok. May mga matang parabang nangungusap at kumikilang. 1945 noon. Mga panahong halos araw-araw may bumopompa sa mga syudad ng Japan. Kaya kaming mga matatanda na mga bata pa noon, kinailangang malayo sa aming mga pamilya at lumika sa malalayong lugar. Kasama ng mga guro at mga mag-aaral. Student evacuation ang tawag doon. Wala kami noong alam sa kasalukuyang nangyayari. Sa pilitan kaming humukay ng mga kuweba, sa pilitan kaming pinagsaka. Lagi kaming ginugutom noon. Sa palagay ko, hindi niyo pa nararanasan kung paano magutom. Isang hapon, sa tabing ilog habang nagtatakip silim, nakilala ko ang babae. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Ang nakapagtataka, naiparating niya ang nararamdaman niyang pakikiramay at tumagos ng malalim yun sa puso ko. Wala siyang sinabi, basta may inabot lang siyang tsokolate at nawala na lang siya kasabay ng paglubog ng araw. Ang lasa at sarap ng tsokolate yun, naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Napakagandang kwento naman. Nalaman niyo bang pangalan ng babae at kung saan siya nakatira? Yun na ang una at huling pagkakataon na nakita ko yung babae. Ganun po ba? Nasaan na kaya siya? At ano kayang ginagawa niya? Yan din ang tanong ko eh. Gusto niyo po bang makita siya uli? Aba oo naman, Nobita. Sino naman? Yung magandang babae na nakita noon ni Papa bandang hapon sa tabing ilog. Bulat-bulo siya, para siya puting lili. Parang puting lili? Bandang hapon sa tabing ilog? Papa? Sino yung babaeng parang puting lili, ha? Naku, kuha yun, Mama! Ano sinasabi mo? Wala lang yun! Wala lang yun! Babaeng parang lili? Siguro napakaganda niya talagang babae. Tama ka, siguro nga. Mas maganda sana kung nakunan siya ni Papa ng litrato. Sayang naman. Hindi naman lahat ng tao meron ng kamera ng panahong yun, Nobita. Alam ko na! Kunin natin siya ng picture! O sino naman? Eh di yung babaeng parang puting lili. Ano? Gagamitin natin ng time machine at kukunan siya ng picture. Oo nga, kukunan natin siya ng picture at ireregalo kay Papa. Dinala mo ba ang camera? Oo! 1945 tayo na! Wow! Ang tahimik naman dito. Tingnan mo, mukha nasa templo ang lahat kasama si Papa. Para tuloy nakakailang na makikita ko si Papa nung kabataan niya. Halika na! Sige! Tao po! Wala namang tao dito eh. Nasa sakal silang lahat ngayon. Ganun po ba? Saan po yun? Doon sa balawak na lupa, malapit lang dito sa templo. Banda dito. Sige, sundan niyo ako. Hindi na sila nakakapag-aral. Kahit mga bata, pero saan pinagtatalim na makakain? Ano bang nangyayari sa bansang to? Mahabagin langit. Mahabagin langit. Diretsuhin nyo lang ang daan na ito. At makikita nyo ang pinagsasakaan nila. Ang init naman. Anong ginagawa mo, Nobi? Tatamad-tamad ka na naman! Paghukay na ba tawag dyan sa ginagawa mo? Pwede mo nilagyan mo naman ang lakas ang paghukay? Kamukhang-kamukha mo siya, Nobita. Yan pala si Papa noon. Pero teacher, pinapaltos na po mga kamay ko at nagugutom na. Ano naman ngayon kung may paltos ka? Isipin mo nga ang hirap ng mga sundalo ngayon sa labanan. Lubit naman niya. Ganoon na lang siya kumanakit. Kailan? Pahinga tayo ng 30 minuto! Salamat! Hoy, Nobisuke! Hindi ka ba magpapahinga? Hindi ka magpapahinga hanggat hindi matapos ukain ang party mo, maliwanag! Pero teacher! Kawawa naman! Hindi ko kaya manood! Hindi!
natin siya sa lilim. Kaya mo yan, Papa. Pagpahingahin muna natin siya dito sandali. Pero kung matutulog lang siya dito, pagagalitan naman siya ng teacher niya. Huwag ka mag-alala, Nobita. May naisip akong paraan. Heto, ikaw na muna pumalit kay Papa. Ano? Paghuhukain mo ako? Kaya ko kaya ito? Oo naman, teka sandali lang. Ang super gloves! Isuot mo na ito, super gloves, at wala ka ng problema sa pagtatrabaho. Ang galing, di ba? Matatapos mo nung hukain ng buong sakahan. Oo nga pala, nasa na kaya yung babae na parang puting lili? Siguro nasa tabi siya ng ilog ngayon. Tama ka. Huh? Teka, yun na si teacher. Lubita, huwag kang pahalata, ha? Hmm? Teacher, ako lang ang gumawa nito. Hindi po ba ang galing? Aray ko! Bakit ang haba ng buhok mo? Parang pambabae! Ayitin mo ang buhok mo! Ayitin mo! Naman, lagot na! Isip! Alam ko na! Ang Rocky Hat! Magaling, Nobby! Patapos ka na sa trabaho mo! Ang determinasyon mo nung una ay talaga nakakadismaya. Ayoko! Bumawi ka tayo, makita mong magaling ka. Ito naman kita ibalik ang buhok mo. Ganun ba man, sa itsura ng buhok mo ngayon, hindi ko nakikita ang pagsunod mo. Hindi ako papayag na maging ganyan ang... Paano mo naahit ang buhok mo? Sinabi lang ang gumawa ng lahat ng to? Ang galing niya! Ang sipag naman ni... Magaling! Ganito nga dapat ang itsura ng isang baton. Mga bata, dahil tapos na ni Nobby ang lahat, tapos na rin ang pagtatrabaho natin sa araw na ito! Ayoy! Salamat! Salamat naman! Nahulagot na, nakatulog ako! Paano na, pagagalitan ako ni teacher nito? Wala nang paraan, tatakas na lang ako dito! Saan kaya ako pupunta? Pero kailangan kong makalayo! Sandali, nawala na si Papa. Baka nasa tabing ilog na siya. Wala rito si Papa, pati yung babaeng parang puting lili. Hintayin na lang natin silang dalawa rito. Pwede bang pag-isipan natin kung anong gagawin natin sa kalbo kong ulo? Ayan lang ba? Maghintay ka ng 30 minuto. Ngayon, hihintayin na lang nating dumating yung babaeng parang puting lili, tama? Oo. Oh. Nobita, huwag kang lalayo. Pero malapit ang lumubog ang araw. Wala pa sa kanilang dumarating. Nag-aalala ako baka... Ano ba? Meron akong deodorant. Lumapit ka dito. Ang dami mo naman nilang isa naman makamay ka, di ba? Ang lamig naman. Basa pa ang damit mo, Nobita. Hahanap ako ng pwede mong maisuot. Sige, salamat. Oh! Si Papa! Kapag bumalik ako sa templo, pag-agalitan lang ako. Mama, sinubukan ko naman po. Palagi na lang akong gutom. Sana mamatay na ako. Teka, sandali lang! Kailangan may gawin ako! Doraemon! Eto na, Nobita! Nanghiram na ako ng damit sa kalapit na bahay! Nobita, ano nangyari sa buhok mo? Mukhang sumobra sa bisa, inilagay mo ang gamot. Ayos ka lang ba? Heto, isuot mo muna itong damit. Sige. Bilisan mo ha, baka dumating na yung babae. Bakit naman ganito ang damit na to? Huwag ka na nga mapili dyan. May mabuting balat, may mahabang buhok, at may bilugan ng mga mata. Huwag mo sabihin na ang babae parang puting lili ay! Meron ka ba chocolate dyan? Oo naman, no? Meron ako dito. Ito.
Ito pala ang nangyari noon kay Papa. Nakakuha tayo ng picture pero... Tama. Kung ikukumpara ko siya sa bulaklak, para siyang puting-puting lili. Napakagandang kwento. Ay, isa lang naman yung nakakatawang kwento. Hayaan na lang natin ang masayang alaala ni Papa Doraemon. O sige. Ang saya sigurong alalahanin yan. Oo, tama ka.